Mga kapuso, narito po ang News TV Quick Response Team sa punong tanggapan ng Quezon City Police sa Campo Caringal. Naaresto na ng QCPD ang suspek sa pagpatay sa isang grade 12 student na sinaksak at umanoy. Ginahasa pa nitong Biyernes, natagpo ang patay ang 18 anyos na si Alison Dasilio sa compound na tinutuluyan niya sa Barangay Payatas B, Quezon City. 18 beses sinaksak ang biktima na walang damit pang ibaba ng matagpuan. Base sa medico-legal report, positibong ginahasa si Dasilio. Matapos makita ang bangkay, kinwestiyon ng mga pulis ang mga kapitbahay ng biktima, kabilang si Elimond Domingo. Napansin ng mga pulis na hindi siya mapalagay kaya minanmanan siya ng mga otoridad. Hanggang sa makita sa isang litrato ni Domingo sa social media, nasuot niya ang parehong dog tag na narecover sa pinangyarihan ng krimen. Bukod yan, ayon sa mga pulis, may saksi ring nakakita kay Domingo na lumabas sa bahay ng biktima noong Biyernes. Umamin na si Domingo na siya ang pumatay kay Dasilio. Itinanggi niya ang paratang na rape, sabi ng suspect. Pag nanakaw lang sana ang pakay niya pero nagising ang biktima, kaya niya sinaksak. Base sa investigasyon, matagal na palang ipinaaresto si Domingo dahil sa pagtutulak umano ng droga. Sinampahan siya ng reklamong robbery with homicide at rape. Kaugnay po ng kasong yan, kumuha tayo ng update. Makapiling natin live sa pamamagitan ng telepono ang hepe ng Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City Police District, si Police Major Elmer Monsalve. Major, magandang hapon. Welcome po muli sa QRT. Magandang hapon po, Edel. Magandang hapon po. Major, ito ba ay kinukonsidera na nating case closed pagkatapos po ng mga development? Opo. Ito po, pagkahuli po ng suspect, inaano na po natin itong told na yung task sa pagpatay at pagkahasa sa isang 18-year-old. Lumalabas po sa kanyang alibay na pagnanakawan lang daw niya ang biktima. Kumbisido po ba ang pulis sa dahilan na ito? Oo. O, bali yan po. Ay, sayo po yan sa ang pinanggit niya, lalo na sa kanya ibigay na expertise sa confession sa amin. Kasi nung mahuli siya, yung umamin siya, ilinagay natin po in writing at sinumpaan niya yan sa isang independent counsel na dito sa Integrated Bar of the Philippines. Pero bago po ang development na ito, yung mga ebidensyang inyong nakalap, Major Monsalve, gano'ng kalakas para siya idiin bilang mastermind sa krimen? Napakalakas po ng ebidensyang hawak namin kasi una, yung mga nawawala doon sa biktima ay na-recover lahat. At siya yung nakakaalam kung saan niya ilinagay, pati yung underwear na kinuha niya, doon yung hinubad niya, na itinago niya sa isang batya na may tubig, na ituro po niya lahat yon, pati yung cellular po na dinala niya sa isang lugar dito sa Commonwealth na ituro rin niya. At na-recover po lahat yun. Yun o isa sa nagpapatunay na siya nga yung may gawa at siya ang nakakaalam kung paano niya ang ginawa. Isa lang ba talaga si ang suspect o posible pong may kasabot pa, Major Monsalve? Wala po. Ang talagang ang nangyaring ito ay itong suspect ay nag-iisa lang. At saka susuportahan pa yan ang lahat ng mga sa mga technical evidence namin, lalo na paglabas ng result ng DNA kasi pina-DNA pa rin po namin siya. Sa aming pagkakaunawa, Major Monsalve, bukod po dito sa mga ebidensyang nakita ninyong suot niya at posted pa sa social media, meron na rin testigo. Tama po ba, Major Monsalve? Mayroon na po testigo tayo doon sa suot niyang kwintas na nakita na sa social media ng ating mga cycle patroller na talagang kwintas na naiwan doon sa nakalapag sa tabi ng biktima. Kung matuklasan yung bangkay ng biktima, ay tumutukma na talagang susuot niya. At na mayroon din at na isang titigo na yun ay sinusuot niya. Sa inyong background investigation, may mga kasong kinasangkutan na po ba ang suspect bago ito? Opo. Paliho siya, mayroon siyang warrant of arrest na inisip ng Branch 228 ng RPC of Quezon City ng RNA 165, ibig sabihin nun, na RA-9165, isang paglabag sa droga. So, Section 5 at 11. Ibig sabihin noon, siya ay na drug pusher at may possession pa nung mahuli. Maliban dito, Major Monsalve, sa mga warrant of arrest na inyong nabanggit, siya po ba'y kabilang din dito sa tinatawag nating watchlist? Bali ho, dahil siya may kasong ganun, maaaring makasama ho siya sa mga maaaring pinabantayan. Kaya lang, ang nangyari nga nito, yung kaso niya na kita namin, na nangyari hindi dito sa Payatas. Ang huli niya, kaya nagkaroon siya ng kaso dito sa area ng Station 2 nitong Quezon City.
Ano po ba ang ginagawa nito sa buhay, Major Monsalve? Nag-aaral po ba ito o nagtatrabaho po o sadyang standby lamang? Bali, nagtatrabaho siya. Isa siyang installer ng mga CCTV. Bali, ang lumalabas sa kanya, sabi niya, technical support installer siya. Nag-install ng mga CCTV sa mga bahay, sa mga kumpanya. Ganun po yung nagiging trabaho niya. May nakikita ka bang palatandaan, Major, na pinagplanuhan niya talaga itong krimen? Pinag-aralan niya yung kilos nitong kanyang biktima? Ang nakikita namin sa aming investigasyon, alam niya yung biktima na nag-iisa doon. Kaya talaga may pinag-interesan niya. Kasi halos sila nga magkakapit. Hindi lang kapit-bahay, hindi kapit-kwarto. Hindi kapit-kwarto lang. Kaya nga lumalabas, alam niya kung ano yung buhay ng biktima, kung may kasama pa. Kaya nga nung umuwi siya, nakita niya yung biktima nung madaling araw na katapos niyang mag-inuman daw sila doon sa kwarto niya, palapas siya at maninigarilyo, nakita niya na yung biktima may cell sa tainga at nakahiga doon sa loob na nagpapatuktok ng sa cellular phone. Kaya bumalik siya, pagtingin niya, natulog, pilit niyang binuksan, kaya may dala siyang kutsilyo, pinagsikwas niya. Kaya itinanggal niya yung screen ng maliit na bintana at tinukwang niya yung kandado sa loob, kaya siya nakapasok. Ngayon, nung magising yung biktima, kinuha muna niya yung cellular phone. Nung magising yung biktima at yung pera na nakalapag na 300 pesos, uyon, sisigaw, kaya sinakpan niya yung bibig. Pagkatapos, doon niya sinaksak. At nung patay na yung biktima naman, halos natumba na, tinanggalan niya ng underwear. At ang sabi nga, medyo mainipilit pa raw, kaya yun, pinagsasahan na niya. Para po sa kapakanan na ating mga taga-subaybay, baka meron hong paalala ang Quezon City Police District para humakaiwas sa ganitong klase ng mga insidente. Siguro tayo, lalo sa mga nagpapaupa, siguro alamin natin kung sino yung mga umuupa sa atin. Importante ang makuhingian natin sila ng mga records, ng mga clearances. Baka kasi katulad nito, may umuupa pala sa iyo, yung pala may warrant pa rin na nagtatago sa pataas, kaya nga nandun sa lugar na yon. Isa po ito. Kaya kung lumalabas na ito, o kung makikita mo, ang kaso niya dati ay tungkol sa droga. Naging droga na naman ang dahilan, kaya nagkaroon ng isang karumal-dumal na krimen. Mga kapuso, ang hepe ng Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City Police District, si Police Major Elmer Monsalve. Major, maraming salamat. Magandang hapon po.